Hello. Baby ko, sisi ko, and brother ko, ayan. Ang breakfast ko ay sinigang and yung aking kanin, kung nakikita nyo, it's brown rice. So guys, kain tayo. Breakfast. No? Bag. Actually guys, ang pinakain kong kanin is brown rice. At ang kinakain ko is white rice. Pero, nung kumakain ako ng white rice, talagang tumataas ang sugar ko. Nambong-nambong. So, may mga nagsabi sa akin na mas maganda raw yung brown rice ang kainin. Kasi, mababa yung ano ng sugar ng brown rice. So, tinry ko siya. So, almost 2 months na akong kumakain ng brown rice. And, effective. Kahit anong dami ang kainin mo ng brown rice, basta brown rice, hindi tataas ang sugar mo. Kasi less sugar ang brown rice. Pwede din guys yung red rice and also black rice. Basta yung tatlo na yun. Brown rice, black rice, and red rice. So yung dalawa na yon, yung black and red rice, hindi ko pa yun na-try. So by maybe next month, itry ko yung black rice na nakita ko sa blog ko. Medyo kamahalan pero gusto ko siyang itry pe. So yan mga pe. Ito yung aking gano'ng kadami. O aking kanin. Okay lang na. Okay. Pagkatapos kong kumain, after 30 minutes or 20 minutes ganyan, magsasaksak ako ng insulin ko. Ng 20 units. So, okay lang. Walang problema. Nakain tayo. So, sa mga diabetic na katulad ko, na mga nag-uumpisa pa lang at ngayon pa lang nila na nakita na mataas ang sugar nila o may diabetes sila, i-recommend ako sa inyo hanggat maaga mag-brown rice kayo. Mas effective. Hindi ganun kadali tumaas yung inyong sugar. Hindi nga lang siya kasi yung sarap ng white rice, pero wala tayong choice. Para lang siya ano, lasang Quaker Oats, pero mabigat siya sa tiyan. Mabigat siya sa tiyan guys. Hindi katulad ng white rice. The best. Mahirap lang, sa una, mahirapan kayo. Lalo na kung sanit kayo sa white rice. Pero ganun pa man. Kaya lang. So, recommended ko talaga sa mga may diabetic. At lalo na pag nag-i-insulin kayo. Pwede nyo ang kainin is brown rice kasi sa white rice. Sao na mahirap pero tumatagal na, nasasanay na rin kayo sa brown rice. Tapos ito, sinuma ko ng kabot.
aking gamot. Para sa aking mga buto-buto. Ayan. Tapusin ko muna yung pagkain ko din. Tapos mo kumain. Pakita ko sa'yo kung ano yung mga din kong gamot. Okay? Diyan lang kayo at babili ako si Miss Gordon. Bye. Yes, guys. Ito na tayo mga medicals. Sisi ko and brother ko. Oras na ng ating pag-inject. So, ito yung ginagamit kong insulin. Ayan. At ito yung aking needle, yung aking insulin. Everyday use, mga guys. Tapos kung kumain, eto na. So, i-insert lang natin siya. Bago pa natin i-insert pala, kailangan i-pull out natin ang itong injection ng konti lang. And then, papasok natin dito. Pasensya na ha, kasi hindi ko nakikita. So, pupunta ako dito sa kunting liwanag. Ayan. And then, ipupull in natin siya. And then, kukuha tayo ng 20 units. Dito lang ako guys sa may maliwanag kasi hindi naman ang mga mata ni Inita. 20 guys, 20. 20 units, ayan. 20 units guys, ayan. 20 units, nakikita mo? Ayan. Ayan, 20 units. So, guys, 20 units. Teka lang. Ay, hindi ko na makikita. Ba yan? 20 units. Ayan siya. Ayan, 20 units guys. So, i-inject ko muna siya sa aking chan. Hindi ko na ipapakita kung paano. Kasi, makikita nyo dalawa ay duster. Patong lang ako ng so, yan, medyo masakit. Minsan hindi ko siya natutusok pa. Na-insert ko na siya guys. Na-insert ko na. So, ipapuloy mo natin. Gusto nyo makita, okay, papakita ko. Ayun. Ayan siya guys. Ayan. Ay, shishake mo lang siya ng kaunti. So, yun guys, 20 units yung ginagamit ko. So, mamaya ulit ang inject ko sa gabi. 2 times lang ako nag-i-inject. Hindi katulad dati, 3 times ako nag-i-inject. But ngayon is 2 times lang. Morning is 20 units and then sa hapon is 10 units ang aking pagsaksak. So, next guys, inom tayo ng gamot, ng aking gamot na B1, B12 para sa akin buto and also yung potency yun para sa akin immune system and also vitamins na. So inom tayo ng gamot. Yes guys, sinigang and yung
brown rice na yun yung kinakain ko morning and lunch tsaka sa evening. So masasabi ko lang talaga din na maganda yung brown rice kung i-compare mo sa white rice. So guys, sa mga may ma-sugar ka at sa mga ka-diabetico, lalong-lalo na yung mga, sabi ko nga, lume-level up ang kanilang mga sugar ng 400. So i-try ninyo, ma-i-advise ko, i-recommend ko sa inyo ang brown rice, black rice, or red rice. So guys, so tapos na akong kumain. Breakfast ko yon. Medyo late na. Pero kaninang umaga, nagkape na ako din. Ganun, kumain ako ng kanin. Kasi hindi tayo pwedeng hindi full yung ating stomach. Lalong-lalo na kung talo ay nagsasaksak ng insulin. Okay. So now, later akong magsasaksak ng insulin. So, ito muna yung aking iinumin. Yung aking B1, B12 para sa aking buto. Okay. So, malaking tulong dito guys. Ito. And also, nagkitake din ako ng potency. Ayan, with zinc. Ayan siya. Dalawa siya. Ito ay vitamins para sa, syempre, sa katawan and pampalakas din ng ating immune system. And also, itong B1, B12 na para sa buto at sa mga nerves na yung mga maliliit nating ugat guys. So, kailangan talaga natin itong dalawa na to para sa ating mga buto at sa ating immune system. Ayan. Kung sino man yung mga ka-sugar ko, ka-diabetic ko na umiinom dito, igora nyo lang ng igora para maging maganda ang inyong katawan. Kahit na kuminsan ay masakit ang ating mga kasukasuan, mga buto-buto, hindi natin maiiwasan yan, lalong-lalo na sa mga may diabetic. No? So ito guys, ang ating inumin for the meantime. Ayan. Kasi katatapos ko lang kumain. Ayan. Sasabayin ko na siya. Para okay ang aking katawan. Guys. Potency and V1 and B12. Ayun. So, sa aking mga ka-diabetic, ka-sugar, yan, alam ko, alam nyo itong mga gamot na to. And, malaking tulong sa ating pangatawan, sa ating lalong-lalo na sa ating mga buto. At, syempre, sa nagkakaedad, medyo rumurupok na yung ating mga buto. At yung mga nerves na mga maliliit na ugat na yan, ito ang tamang inumin nyo, guys. And also, syempre, bago kayo uminom nito, magkonsulta muna kayo sa inyong mga doctors kung ito yung ni-recommend sa inyo. Kasi ito yung ni-recommend sa inyo, doktor, na inumin ko. Para kasi sinabi ko sa kanya na sumasakit yung aking mga ugat-ugat at aking mga katawan ng aking mga puto. So ito guys yung kanyang nireseta para sa akin. So guys, hanggang dito na lang si Miss Goldombi. Sana nakapagbigay ako sa inyo ng konting tips para sa ating mga ka-diabetic, ka-sugar, ayan. Laban lang tayo guys, laban lang tayo. At syempre, pag-asabing tayo sa mahal na Panginoon, bigyan pa tayo ng more and extend. Anything else, gusto ko magpasalamat sa aking mga followers, aking mga kaibigan. Ayan, na sumusuporta para sa akin ang aking mga milyon-milyones na nanonood sa aking mga palabas. Maraming salamat sa inyo guys. And bago ako mag-end, kasi kanina nakalimutan ko, so ngayon ako mag-spray. Ayan. Siyempre, hindi natin kakalimutan yung umpisa na ating palabas or sa ating huling palabas, kailangan tayo ay magpa-fresh. Kamuna at kahit tayo ay medyo nagkakaedad na at tayo ay diabetic, at least kahit pa paano may konti pa tayong aura na natitira. So mga baby ko, sisi ko and brother ko, maraming salamat sa inyo. This is Miss Goldombi, maraming po salamat.